Hi guys! Magandang hapon. Ngayon pala, yung lulutuin ko ay pork chop steak. Ngayon, imamarinate ko muna. Pakita ko lang sa inyo guys, anong mga pinaghalo ko. Una, toyo. Estimated lang guys, kung anong gaano karami. Tapos, oyster sauce. Oyster sauce. Mamasita yung gamit ko guys. Konti lang din. Tapos black pepper, mas marami guys, mas masarap. Tapos lemon, kalahati lang yung gamit ko guys, kalahati lang yan. Tanggalin nyo lang po to. Dagdagan natin konting toyo guys. Tapos imimix lang natin. Siguraduhin natin malinis ang kamay natin. Dagdagan ko ng paminta guys. Paminta ko dal. Dagdagan ko ng black pepper. Ngayon guys, hayaan mo muna natin yan. 1 hour to 2 hours, pwede na natin lutuin yan. Mas masarap pag mahaba ang oras sa marinate, pag marinate natin. So sa akin, siguro mga 1 hour, lulutuin ko na yan para mag-absorb yung lasa. Balikan natin after 1 hour guys. Hello guys, umpisahan na natin pagluto ang pork chop steak ko. After 1 hour, pwede na to. Umpisahan na natin guys. Pinainit ko na yung mantika. Pinainit na. Mantika, kawali pala. Wala pala tong mantika guys ha. No mantika yan. I-brown lang natin guys. Bago natin lutuin. Yung kulay brown lang natin guys. No oil pala guys ha. No oil yan.
Kulay brown lang natin, guys. Hintayin natin magkulay brown. Pag mag-golden brown na, guys, pwede na natin na kaunin. Tapos nagawa tayo ng sauce na. So, kulang pa. Hayaan muna natin, guys. Continuous pa natin, guys. Kailangan maging golden brown talaga siya. Malapit na yan, guys. Tapos, i-sit aside muna natin kasi gagawa tayo ng para sa sauce niya. Yan, guys. Kunin muna natin. Para itabi muna natin. Yung gagamitin ko palang mantika ngayon, guys, ay olive oil. Unti lang, olive oil. Unti lang. Para lang mag-isa ko yung bawang at saka sibuyas. Unti lang. Igisa natin ngayon. Lagyan na natin si bawang. Tapos ilalagyan na natin si sibuyas. Natin sa sibuyas, guys. Yan, luto na. Yung pinagbara natin kanina, guys, pinagmarinita natin sa karne, ihalo na natin ngayon. Tapos, guys, yung kinuha natin karne, balik natin para palambutin natin. Tapos, guys, kulang yung tubig. Mag-add lang ako ng tubig. Para sa pagpalambot. Tapos, guys, iluluhit natin. Pagkulo, iluhit muna natin. Para lumambot. Pakuloyin muna natin, guys. Tapos, takpan natin.
Tapos, pahinaan nating apoy. After 20 minutes, babalikan natin. Kailangan, mas masarap kasi guys, pag malambot yung meat. Una-una, ayaw ng anak ko pag matigas yung meat. Mas masarap kasi yung pork chop steak pag malambot yung meat. Pag kinakain mo, eh, napakalambot na. Yan yung gusto ng Unica Iha ko. Actually, paborito niya to eh. Mamaya pala guys, di ba naglagay na ako ng sibuyas? Mamaya ilagay ko to. Ito yung sibuyas na puti. Itatoppings ko yan mamaya. Kag malapit na matapos. Pag alam nating malambot na, pwede na. Yan. Ito guys, kumulo na. Takpan ko muna. Takpan muna natin. Tapos pahinaan yung apoy. Low fire lang guys. Para lumambot yung karne. Unti-unting lalambot. Tapos balikan natin after 20 minutes guys. Palambutin muna natin yung karne. Guys, after 20 minutes, check natin kung malambot na ba yung karne. Hindi pa guys, so i-continuous natin. Tapos meron pa naman siyang sauce, kaya pa. Kung sa palagay nyo guys ay konti na lang yung sauce, tapos ang karne ay hindi pa gano'ng kalambot, pwede kayo mag-add ng water ha. Sa akin tama, eksakto lang pagkalagay ko ng tubig. Konti na lang. Baliktarin ko lang guys para yung lasa mapantay. Sa akin hindi ko na kailangan mag-add ng tubig kasi kanina kung nakita nyo guys, nag-add ako ng tubig, di ba? So ngayon hindi ko na kailangan mag-add. Kung sa palagay nyo ay konti na lang talaga yung sauce, pwede kayo guys mag-add ng tubig ha. Para may mamaya, pag finish good na, may sauce pa. Another 10 minutes guys. Medyo hindi ganun kalambot yung kaning nabili ko. Balikan natin after 10 minutes. Ngayon guys, balikan natin after 10 minutes. Bali 30 minutes na lahat. Simula na pinakulo natin. Oh, lambot na guys. Yan, lambot na. Sobrang lambot na guys. Pwede na. So 30 minutes talaga. Minsan kasi 20 minutes ay malambot na. Sabi ko nga, depende sa baboy. Depende sa meat na nabili natin. Now guys, timplahan ko muna. Actually guys, maglagay pala ako ng a little bit of sugar. Kasi nga, pork chop stick siya, kailangan medyo matamis-tamis. Tapos, medyo may asim kaunti. Hindi lang maalat, ayoko ng maalat guys. Bawal sa amin ang maalat. Lalo na kay husband. A little bit of sugar lang guys. Para kontrahin na yung lasa niya. Tapos, magdagdag ulit ako ng paminta guys. Durog na paminta. Kasi actually, may timpla na to eh. Masarap na. Timpla na natin ulit. Ayan o, humiwalay na yung taba guys. Sobrang lambot na. So, pwede na yan. Lambot na. Humiwalay na si taba. So, timplahan ko muna guys. Sobrang sarap na. Ilalagay ko na si sibuyas guys. Sibuyas na puti. Ito ay paborito ng mga anak ko. Pag gumagawa ako ng steak, ito yung gusto nila, yung sibuyas. Yan ang unang nauubos natin guys, sibuyas. Toppings mo lang dyan. Para i-steam lang bahagya. Tapos, luto na.
Ayan na guys, ready to serve na yan. Ito na, luto na guys. Ito na yung pork chop steak ko. Isiserve na natin guys. Off ko na yung power. Ta-transfer ko na guys sa plate. Ready to serve na. Mas masarap guys pag malambot talaga yung karne. Kaya ito, malambot na talaga. Ito yung gusto namin. Ito na guys, yung pork chop steak ko. Yan na guys, ang finished good. Ito na yung pork chop steak ko guys. Yummy. Yummy. Okay naman, sobrang lambot na. Oh. Kita nyo guys. Humihiwalay na yung taba. Sobrang lambot yan. Thank you for watching. Hello guys. Ito na. Ang pork chop steak ko. Ito na yung finished good. Yummy! Sobrang lambot na ng meat, guys. Kita nyo. Pati yung sauce, yan, masarap. Sobrang lambot na. Yung taba, humihiwalay na talaga. Yan na ang pork chop steak ko, guys. Yan na. Thank you for watching. Bye guys.